got him with a pot now. He's getting hits, he's got him with a good run. Nauya naman Sir Inoue, may nakitang buta sa estilo ni Casimero. Gameplan ni Inoue, first round pa lang, unahan at pabagsakin agad ang angas ng Pinas. Pag-usapan natin ang detalye mga parekoys, pero kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga video uploads ng Sports Manda. Pinanood at nagmatsyag ng mabuti ang Unified Bantamweight Champ Nauya Inoue sa naging huling laban ng angas ng Pinas kontra kay Guillermo El Chacal Redondo noong nakaraang buwan. Sa katunayan, sa isang interview sa Japanese boxing superstar, idinitali ni Inoue ang kanyang opinyon tungkol sa napanood niyang laban sa pagitan ni Casimero at Redondo. Ayon kay Inoue, malaki talagang posibilidad na maglaban silang dalawa ni Cuadro Alas. Tiningnan niya din daw ang kanyang pwedeng gawin ayon sa ipinakitang galawan ni Casimero kontra kay Redondo. Ang totoo nga daw naging mahirap ang laban ng angas ng Pinas kay Rigo. Ang prediction daw noon ni Inoue sa laban kung mananalo si Redondo, pwedeng by decision o knockout. At kung si Casimero naman ang mananalo siguradong via knockout. Pero nang itinas ang kamay ni Casimero via split decision, hindi daw sumagi sa isip ni Inoue na ganun na magiging resulta ng bakbakan. Alam din daw ni Inoue na magiging agresibo si Casimero at aatras si Redondo, kaya naisip niya noon ang posibilidad na manalo si Rigo sa puntusan. Kaso, tumatakbo at tumatakas lang daw ang Cuban boxer nang hindi sumusuntok. Kaya natanong daw ni Inoue ang kanyang sarili kung gusto ba talagang manalo ni Rigo base sa kanyang estilo. Nazukashi. Nani o yu ni shitemo muzukashi shiai. Redondo ga katsu nara hantei ka KO. De Casimero ga katsu nara KO. で内容はあの展開追うカシメロ逃げるリゴンドまた、逃げるリゴンドが全く手を出さないだから、勝ちたいのかな。Natanong din si Inoue kung anong posibleng maganap kung sakaling si Rigo ang nanalo at maglaban silang dalawa. Ang kanyang makatotohanang sagot ay maaring wala din pagkakaiba ang laban nila ni Rigo sa laban ni Rigo kay Casimero. Makikipagpalitan din daw ng kaunting suntok si Inoue, kaso siguradong magko-cover mode lang daw itong si Rigo. Pwede din daw nagayahin ni Inoue ang pressure style ni Casimero at maging agresibo, lalo't wala namang kayang ibang ipakita si Rigo. Nabanggit din ni Inoue na ginawa naman ni Cuadro Alas ang lahat ng kanyang pwedeng gawin sa laban, lalo na maging agresibo at i-pressure si Rigo hanggang matapos 12 rounds. Kung na-frustrate si Casimero dahil sa kakulangan sa aksyon mula sa kalaban, ganun din daw mararamdaman ni Inoue kung sila ang nagtapat ni Rigo at takbo lang ang gagawin nito. Ngunit sa ipinakitang galawan ng Pinoy, para kay Inoue, madali lang daw talunin ang angas ng Pinas. Kung sila daw magtatapat, round 1 pa lang, bakbaka na agad. Hindi daw siya tatakbo at makikipagpalitan din daw ng kamao ang Unified WBA at IBF champ. Mas maganda daw na maunang umatake si Inoue para agad na mapabagsak si Casimero at maging exciting ang laban. Casimero taos sa imagine ho ga 湧きやすいです、まあ、1ラウンド目から出てくるのはもう重々承知というかそこに、まあ、自分は多分逃げるんじゃなくて向かい合うと思うので、まあ、先に当てた方が倒すんだろうなと。ano kaya masasabi ng ating loading angas ng Pinas dito? First, Rigon Dogs. Second, Donaire. And now, Inoue. Samantala, umugong din ang balita na muling sasampa si Casimero bago matapos ang 2021. Lumabas sa YouTube video ng Cuadro Alas, It's My Boy, na si Inoue ang lalabanan ni Casimero sa darating na December 11. Pero ayon naman kay MP President Sean Gibbons, nagpapatuloy na daw ang negosasyon sa naudlot na laban kay Donaire. Mas gusto daw sana ni Gibbons takasahan muna ni Casimero si Nonito at ang mananalo ang siyang lalaban kay Inoue para maging undisputed bantamweight champ. Ayon naman sa trainer ni Casimero na si Coach Nonoy Neri, mas gusto na daw sana nilang si Inoue na agad ang makaduelo, pero ipapasa kamay niya na lang kay Sean Gibbons ang desisyon. At kahit na sino naman sa dalawa pwedeng pwede kay Cuadro Alas. Excited ang boxing world sa anunsyo kung sino makakatapat ng ating kababayan si Gianreal Cuadro Alas Casimero at kung sino man ang kanyang makakabakbakan. Siguradong magiging exciting at punong-puno ito ng aksyon. Bueno, ito lamang po ang ating Sports Manda sa inyo. Maraming salamat!